watch din ngayon ng publiko. Si Kai Soto against Korea and some other teams nung naglaro siya under Coach Tab na utilize ng maayos. Sayo, itlog. Ito na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Coach Tab Baldwin, mas nagamit daw ng maayos itong ating pambatong si Kai Soto kesa kay Coach Chot Reyes. At na din Kinito Henson, gusto na ding mapalitan si Coach Chot Reyes bilang head coach ng ating Gilas Pilipinas. At nagsalita na rin si Big Boss ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si Manny P. Pangilinan tungkol nga dyan kay Coach Chot Reyes. At may panawagan itong si Rance Abando para sa mga Pinoy basketball fans. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay umahanin ng bat... Binabas din ngayon ng publiko. Si Kai Soto against Korea and some other teams nung naglaro siya under Coach Tab na utilize ng maayos. Sayo, itlog. Ito na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Coach Tab Baldwin, mas nagamit daw ng maayos itong ating pambatong si Kai Soto kesa kay Coach Chot Reyes. At na din Kinito Henson, gusto na ding mapalitan si Coach Chot Reyes bilang head coach ng ating Gilas Pilipinas. At nagsalita na rin si Big Boss ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si Manny P. Pangilinan tungkol nga dyan kay Coach Chot Reyes. At may panawagan itong si Rance Abando para sa mga Pinoy basketball fans. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay umaanin ng batikos itong ang si Coach Chot Reyes dahil nga sa tatlong sunod-sunod na pagkatalo ng ating national team. At maging itong si Snow Padua mga kabasketball ay tila galit na galit dito nga sa naging resulta ng ating kampanya dyan nga sa FIBA World Cup. Marami siyang sinabi mga kabasketball tungkol sa pagpili ng mga players, tungkol sa sobrang paggamit kay Jordan Clarkson na hindi na daw tama. Sa napakaraming mga bagay mga kabasketball, tinutukoy nitong si Snow Badwa na dapat daw ginawa noon pa marami mga kabasketball tungkol doon sa preparation, sa sistema, di ba? At nabanggit niya rin dito mga kabasketball, kaya na ibalita ko sa inyo to, na sinabi niya na mas maganda yung naging paggamit ni Coach Tab Baldwin dito nga sa ating pambatong si Kai Soto kesa nga kay Coach Chot Reyes. May lalo na nung unang game hindi pinaglaro si Kai, di ba? Pwedeng ganun nga yung nangyari. Pero nakita naman natin nung second game, lalo na nung third game, no, medyo talagang nahirapan itong ating pambatong si Kai Soto, especially dyan sa loob. Kasi alam naman natin na meron siyang iniinda, no? Actually, feeling ko hindi pa talaga siya 100%. Although nung second game, naka-score siya ng 8 puntos, meron siyang 6 na rebounds. At nakita natin, may mga mismatch talaga, may mga kailangan pang ma-improve itong ating pambatong si Kai Soto. Hindi naman natin sinisisi lahat dito nga kay Coach Chot Reyes. Pero yun nga, kasi ang nakita ko kasi, doon sa peep window kung saan si Coach Chot Reyes din naman, saka si Coach Tinto, yung nag-coach sa kanila, na-utilize naman nila ng maayos itong ating pambatong si Kai Soto. Sa katunayan mga kabasketball, maganda yung naging performance si Kai Soto ro, no? 13.3 points, meron siyang 9.3 rebounds, 2.8 yung kanyang offensive rebounds, 6.5 yung kanyang defensive rebounds. Tapos ang efficiency niya, ang taas, 19. Tapos meron pa siyang 3.3 blocks per game. So yun yung sinasabi ko, kumbaga nagamit ng maayos itong ating pambatong si Kai Soto doon sa peep window. Yun nga lang, dito sa FIBA World Cup may punto rin naman itong si Snow Badwa mga kabasketball. Lipat na tayo dito sa ating susunod na topic, kasi alam naman natin si Dadin Kinito Henson, isa sa tulitong sumusuporta kay Coach Chot Reyes bilang head coach at program director ng ating Gilas Pilipinas. Kasi nagtanong sa kanya itong isang netizen at tinanong nga, ibig sabi niya, ibig mong sabihin si Coach Chot Reyes pa rin ang magiging coach natin sa Asian Games? At sumagot nga si Kinito Henson, sabi niya, I think everyone agrees it's time to change. So inaamin niya na maging siya, no, ay kumbaga kumbinsido na na dapat na nga palitan
itong si Coach Chot Reyes, especially dyan sa Asian Games. Kasi alam naman natin si Coach Chot Reyes, in the past, marami siyang nagawang maganda para sa ating national team. Yun nga lang, medyo hindi na talaga epektibo dito nga sa ating panahon. At nagsalita na rin itong si Big Boss MVP, no? Manny B. Pangilinan ng SBP. At nagsorry na nga raw itong si Coach Chot Reyes, nag-pick sa kanya. Yun nga lang, hindi niya pa rin sinasagot, mga ka-basketball. Mabigat talaga yan para sa part ni MVP na gumagastos, di ba? Nag-organize niyan. Tapos, ganyan yung tayo nag-host. Kasi, historical na naman, tayo yung nag-host. Tapos, hindi man lang tayo nanalo, maski isa. Pero umaasa si MVP na pagkatapos netong FIBA World Cup, ay mag-i-improve yung ating ranking dyan nga sa world ranking. Pero alam naman natin na malabo yun. Most likely, bababa pa tayo dyan nga sa FIBA World Ranking. Although umaasa naman tayo na makakapasok tayo dito sa Olympics, pero alam naman natin medyo maliit yung chance natin dyan, pero suportahan pa rin natin mga ka-basketball. Dito naman kay Renz Abando na napakaganda ng ipinakitang laro sa kabila ng limitado pa rin na minuto under Coach Chot Reyes. Eh maganda yung naging pahayag niya mga kapatid. Sabi niya, tao lang din tayo, nagkakamali. Sabi ko nga, hindi ito yung right time para magsisihan kung sino man. Pinaglalaban niya yung bansa natin, pinaglalaban namin. So dapat suportahan niyo pa rin siya. So yan yung naging statement ni Renz Abando mga kabasketball, na maganda naman, totoo naman yan, suportahan natin hanggang dito sa Olympics. Kasi gaya nga ng sabi ni Dadin, hindi pa naman tayo pwede magpalit ng coach eh. Pagbigyan natin si Coach Chot Reyes hanggang sa dulo nitong ano, kasi mayroon pa tayong qualifiers, no? Kung titingnan natin kung mananalo tayo, I think China or South Sudan yung mga pwede nating makalaban dyan para mag-qualify sa Olympics. Hanggang dyan muna mga ka-basketball. Maraming salamat at God bless inyo.